Hello. Ngayon pag-uusapan natin yung mga eskwala. Ito. Iba-ibang klaseng eskwala. Yan. Kulang pa yun. Wala pa yung framing square. Nandito tayo sa maliit. Ito. Yung tinatawag nila na engineering square. Ito. Ginagamit ko to sa mga maliliit na mga cabinets. Yan. In loob kasi minsan kapag mga ganito kalalaki hindi pumapasok doon sa square ng cabinet, so ito yung pinanche-check ko pag sa loob to engineering square. Ito mabibili mo ito sa Panda, mga 500 plus yata. Ito, tumalit siya, tumahal para sa ganito kaliit. Nas ito naman, ito. Ito yung tinatawag nila na tri-square. Ito. Pwede nga mag 90 degrees at saka 45. Kaso mayroon mag 45 dito kasi maliit. Ito. Dinikit mo lang dito yung piece. Tapos makikita mo 45. Pero magalaw. Yeah, and then, ito. Iba-ibang size. Merong ganito. Tapos may mas maliit pa. Ito, medyo maliit. Tapos merong mas malaki. Wait lang, kunin ko. Ito. Yan. Ganyan siya kalaki. Yan. Yun. Ito naman. Itong mga to. Ginagamit ko siya dun sa mga labas. Yung mga medyo malalaki. Mga yung kusan-kusan lang siya magkasya. Ito yung ginagamit ko. Ito, lagi ko rin itong ginagamit kasi ang ganda yung quality. Stanley. Alam ko mga 700 plus to 800. Tapos sa Ace yata. Ay, hindi. Sa Handyman. True Value pala. Sa True Value ko ito nabili. 700 to 800. Ito. Pero ang ganda quality. Tapos, ito yung isa. Sa mga hardware lang to nabibili. Mga 50 pesos lang yata to. Pero, again, bibiling din ito. Sayang pera. Tapos, ito yung isa. Speed square. Ito. Meron dalawang klaseng speed square. Yung isa, plastic. Yung isa naman ay yung bakal. Mas gusto ko tong plastic kasi kapag ito bumagsak, hindi siya na babaluktot. Kapag alam ba, nagbabagsak ng ganun, babalik lang siya kasi plastic. Kapag yung bakal bumagsak, may tendency yung bumaluktot. Kaya lahat ng squares to, yan, lalo to, ingat na ingat. Ingat na ingat kami. Huwag ibabagsak. Kasi pag bumagsak, ang hirap ayusin. Ito. Ito namang speed square. Ito kadalasan ginagamit nila kapag magkakat ng 2x4 pang guide sa circular saw. Sige lang, pakita ko sa inyo. Ito 2x4 parang ganito yung gagawing guide. Ayan. Ito yung guide. Tapos dito papadaanin yung circular saw. Pero hindi ko siya ina-advise kasi medyo delikado kapag dito. Kasi maliit lang to, tingnan niyo. Manipis lang. So may tendency na gumanon. Pero kung matagal niyo na naman din gumagamit, matagal na kayong gumagamit ng circular saw, walang problema. Madali, madali lang siyang gamitin. Tapos ito, pwede ka rin magsukat ng 45 degrees. Mas maganda itong gamitin pang sukat ng 45 degrees kasi malaki. Ganito niya. Yan. Malaki. Yan. Speed square. Tapos, isa pa pala. Pwede siyang gamitin yung pang panglagay ng guide sa ano ba yun? Sa drawers. Yung slider.
ganito lang. Ito, parang ito yung harapan. Tapos, ika-clamp nyo lang ito dito. Pagka-clamp. Tapos, ilalagay nyo lang. Teka, wait lang. Ito yung isa pang gamit niya. Pwede dito. Ganyan. Tapos, didikit mo lang to. Tapos, ika-clamp. Ika-clamp lang yan. Tapos, pwede na siya maging guide mo. Para pantay ito. Another use. Tapos next naman, ito, itong combination square. Ito, ang laking tulong nito. Siguro, kung alam mo, medyo matagal-tagal na rin kayo. Mas maganda, dalawa yung ganito. Dalawa yung combination square. Parang, kasi madaling magsukat. Pag alam mo gusto nyo 3 inches lang yan, lagi i-set nyo lang sa 3 inches, tapos i-lock nyo yun dito, tapos yan 3 inches, susulatan nyo lang doon sa dulo. Tapos yan, tapos pwede rin kayo mag ano ng 45 degrees yan dito para sa combination square yan. Ayan, meron pang isa, framing square, kaso yun yung malaking square. Wait lang. Ito yung huling square. Ito. Yan. Framing square. Yan. Ito yung pag malalaking mga cabinets na. Yan. Pang-align. Ito. Yan. Mga tables. Kung gusto nyo align na malaki. Para meron din, meron siyang, kasi ito, maliit lang. Halimbawa, malalaki. Na, medyo mahirap. Parang, minsan yung gitna hindi pantay. Kaya, yun. Ito, maganda din gamit yan. Yan. And yan, alam na natin yung mga iba-ibang klase ng skwala. Ngayon, tuturuan ko naman kayo kung paano mag-check kung skwalado ba yung square na bibilihin nyo. Ang kailangan nyo lang, straight edge kailangan, tsaka yung haba, yung ganito, yung haba nito, lalagpas yung piece nyo, no? Yan, kailangan lagpas siya mga ganito para ma-check nyo yung buo, yung side nya. Yan, ngayon check na natin. Kailangan ito yung pan ba? Ito yung straight edge. Yan. Ito kasi yung factory edge ng plywood na ginamit mo. So, pwede nating gamitin. Yan. Diretso to. Sure. Tapos, yan. Lagyan nyo lang pag ganito muna. Tapos, tapos lalagyan natin ng linya. Yan. Saan na? Yan. Nawala. Yan. Ito yung linya na una. Na pag ganito. Yan. Tapos, para ma-check natin kung square ba, pabaliktarin lang natin ito ng ganito. Tapos, guguhitan ulit natin. Yan.
pag isang di niya lang yung nagawa nyo, squalado, ibig sabihin ng squalado, tingnan nyo ko. Yan ba? Isang straight lang. Squalado siya. Pero kapag halimbawa yung square nyo, hindi pantay, ito, magiging ganito siya. Ito sa kabila. Ganun, ganun din. Kailangan hanggang dulo para ma-check nyo. Kasi minsan, hindi ko alam, ito, dito sa side na to, pantay. Pero pagdating dito, bumabalok to. Ayan, oh. Kita niya to. Dalawa yung ano niya, yung linya. Ibig sabihin, hindi ito pantay. Ayan. Yung iba, ang ginagawa nila, pag hindi pantay yung ganito, nililihan nila yung ganito para pumantay. Kaso pwede niya namang gawin. Kaso ako, tinatamad. Kaya, i-check ko na lang yung ganito. Pwede, kalbo, eto, nalaglag. Umaluktot na. Siguro, pwede niyong lihahin yung ganito para pumantay. Pero, kung ako, bibili na lang ako ng bago. Tapos, iingatan na lang. Kasi, hindi, basta, yun yung sa akin. Eto, pala, alimutan ko, 55 pesos lang yata to o 88. Sa 55 lang, parang ganun, sa Panda. Kaso out of stock as of today. Lagi akong bumabalik doon, pero laging wala pa. Ito, hindi ko alam kung magkano. Kasi ito, yata mas matanda pa yata to sa akin eh. Sa tatay ko pa to. Ayun. Ayun lang ang ating usapang eskwala. So, sana makatulong sa inyo. Good luck sa mga bibili. Yan.